Nakalatag na po ang seguridad para sa barangay at SK elections sa darating na Oktubre at lalo na yan sa mga election hotspot. Kabilang po sa mga ipatutupad ang warrantless at citizen arrest para sa mga mauhuling bumibili o nagbebenta ng boto. Iyon ang balita si Dano Tingkungko. Hindi na bago tuwing eleksyon ang mga insidente ng karahasan at hindi lang yan tuwing national elections. Posible rin sa barangay at sangguniang kabataang election sa October, lalo't may chance ang magkakamag-anak ang magiging magkaribal. Kaya pumirma ng kasunduan ng COMELEC, PNP at Coast Guard hindi lang para sa seguridad ng eleksyon, kundi sa pagdadala ng mga balota at iba pang election paraphernalia. Manual po ito. At dahil dyan, mas extra ang effort na bibigay ng Commission on Election kasama ang partner agencies. Sinasabi nila sa kasaysayan natin, kahit na ito'y ilang beses na pagpapaliban, ang barangay at SK election ang mas bayulente. Base sa nangyari ng eleksyon 2022, 27 sa mahigit 30,000 barangay sa buong bansa ang nasa code red. Ibig sabihin, itinuturing ang mga lugar na critical election hotspot. Inaabangan na ang matutukoy na areas of concern kabilang ang Barm at ang Negros Oriental kung saan pinatay nitong Marso si Governor Roel Degamo. Bago matapos ang September ay maglalabas po kami ng pinaka-desisyon ng komisyon kung itutuloy o hindi ang eleksyon sa Negros. Nakatakda ring maglabas ng alituntunin ng COMELEC kung saan papayagan ang warrantless arrest at citizen's arrest sa mga mahuhuli sa aktong namimili o nagbebenta ng boto. Yung mismo mga kandidato na nagkukumpul-kumpul yung mga kababayan natin doon, we will presume that candidate as being involved likewise in vote buying. Kabilang din sa mga susubukan sa barangay at SK elections na posibleng gawin sa midterm election, ang filing ng Certificate of Candidacy sa mga mall. Mall voting sa ilang lugar sa Metro Manila, Legazpi, Salbay at Cebu City. Early voting para sa mga senior, persons with disability, buntes at mga katutubo sa Muntinlupa at Naga. At automated BSK elections sa Dasmariñas, Cavite at District 6 sa Quezon City. Kaugnay naman ng mga dating barangay sa Makati na bahagi na ng Tagig. Naghihintay lang tayo ng pinaka-latest update mula sa kagalang-galang ng Supreme Court. Wala pong problema sa Commissioner Election yan sapagkat napakadali naman yung paglipat ng database namin from Makati to Tagig. Bilang paghahanda, ipagbabawal ang mga proyektong social services habang isusunod namang ipagbabawal ang public works at AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations maliban kung agarang tulong tulad kung may kalamidad. Magririgo doon din ang mga pulis na kamag-anak ng mga kandidato. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.